Ang pag-ibig ay parang sugal. Pagmahal mo, susugalan mo. Walang kasiguraduhan kung manunalo ka sa huli. Ang mahalaga, sinubukan mong sumugal kahit alam mong matatalo ka na. Saka mo susukuan kung alam mong may mga taong pwede nang masaktan kung sakaling ipaglaban pa ba ito. At higit sa lahat, susuko ka na lang kung ang Diyos na ang iyong magiging kalaban. Alam mo na siguro ang balita kung tungkol sa bata. Kahit sa bata man lang, hayaan mo na yung anak ko. Huwag ka na magpakita sa kanya. Ginawa ko na po yun. Kahit mahirap, kasi alam kong yun po ang tama. At mabuti kung gano'n. Ako si Mara from the province of North Cotabato. Ako ay kasalukuyang 38 taong gulang. Single at kasalukuyang nagtatrabaho sa abroad. Ang aking kwento ay tungkol sa aking naging karanasan sa aking nakaraang buhay pag-ibig. Ako ay nag-iisang anak ng aking mga magulang, kaya pagdating sa usaping pag-ibig, naging mahigpit ang aking naging karanasan tungkol sa pagbabawal ng aking mga magulang na huwag munang magbo-boyfriend hanggat di nakapagtapos ng pag-aaral. Nasa kolehiyo ako noon na makilala ko si Joseph. Natutuwa ako sa kanya sapagkat pala kaibigan ito at magkaibang iba ang aming personalidad. Siya ay masiyahin, palabiro, at hindi ito mayain. Taliwas ito sa naging ugali ko. Ako na may tahimik, mahinhin, at pili lamang ang mga naging kaibigan ko. Matagal ding nang ligaw si Joseph bago ko siya sinagot dahil ayaw ko ring ma-disappoint ang aking mga magulang. Isang araw, pauwi na ako noon galing klase, ay nakita ko si Joseph sa labas ng silid kung saan ang aking klase. Naisipan niyang ihatid ako sa unang pagkakataon sa bahay namin. At para na rin, makilala daw niya ang aking mga magulang. Good evening, Ma, Pa. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Siya, sino yung kasama mo? Ama, Pa, si Joseph pala. Kaibigan ko. Magandang gabi po, Tito, Tita. Magandang gabi naman, Iho. Pumasok na muna kayo. Anak, sino ba yan? Ama, hinatid lang po ako ni Joseph. Ba't ka hinatid? Ang aga-aga pa naman. Anak, ha? Pag-aaral muna. Nak, ba't kanyan-yan manamit? Ang daming ngikot, dami pang tato. Ma, marinig ka ni Joseph. Basta. Sige at magpahinga na ako. Joseph, pasensya ka na ha. Ama, ako nga humihingi ng pasensya sa iyo. Ang mahalaga, nahatid kita dito sa inyo. At safe ka. Thank you, Joseph, ha? Humingi ako ng pasensya kay Joseph about sa nangyari. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Dahil lagi naman akong hinahatid ni Joseph sa bahay, naging kampante at bumuti na rin ang pakikitungo ng parents ko kay Joseph. Katunayan, malapit na ito sa kanila. Ganun din sa pamilya ni Joseph. Malapit na rin ako sa mga kapatid niya, sa nanay niya at sa tatay niya.
Sa kabila ng aming pagkakaiba ng personalidad, sa pagiging vocal niya, sa pagiging di mahihiyain ito, palabiro at pagiging friendly sa lahat, may ugali din itong loko-loko. At kitang-kita naman the way kung manamit ito. Butas-butas ang mga pantalon at may hikaw pa. Pero di naging hadlang sa amin na maging magkaibigan kahit magkaiba yung personality namin. Nakwento rin sa akin ni Joseph na may marami rin siya naging girlfriend noon. Iba-iba. Di mabilang sa kamay niya. Yun din ang sabi niya, Ate Inday. At lahat sila magaganda at sexy. Sa kabila niyan, may respeto pa rin ito sa mga babae at kitang-kita pa rin ang pagiging sweet at gentleman nito sa mga kaibigan niya. Kaya, nung nagtagal, nahurog na rin ang loob ko sa kanya. Lumipas ang mga araw habang nasa simbahan kami noon. Inyaya niya akong pumunta muna sa likod ng simbahan kung saan naroon ang maliit na chapel. At pumunta kami at nag-alay na muna ng dasal. Maya-maya, nung nasa labas na kami ng chapel, hinawakan niya ang aking mga kamay at dito ay... Joseph, bakit mo hinawakan yung kamay ko? Kasi... Mara? Will you be my girlfriend? Kasi... Ano ba yan? Parang nangyutan ako. Kasi... Di ko na matiis yung feeling ko sa'yo. Like you, and I think I'm falling in love with you. Okay. Anong okay? Okay, oo. Oo, as in yes? Yes, Joseph. With the stars and the night. Bilis naman ang panahon. Bukas, anniversary na namin ni Joseph. Tama, maghahanda ako. Ipagluluto ko siya ng paborito niyang lechon manok at sitan. Tama. Nag-re-ring yung phone, sagutin ko muna. Hello, love. Love. Tumawag lang ako kasi may emergency sa phone. May pinapahatid si mama sa mga kailangan niya para dun sa mga alaga niya. Okay. Sige. Importante mapuntahan mo si tita agad. Love, I love you. Okay, love. Tawagin kita ulit, ha? I love you more. Bye muna. Okay, love. Binaba na niya yung phone. Hi. Maganda pa naman ako. Maghahanda pa naman sana ako. May kumakatok. Sino kaya ito? Wala naman akong bisita. Maliban kay Joseph. Teka. Mabuksan ang pinto. Sandali lang. Parating na. Open, Surprise! Happy 1 year anniversary, love! I love you! I love you so much, love! You too, love! Napakasaya ko ng mga oras na yun, Ate Inday. Sinurpresa ako ni Joseph. Ang buong akala ko, simpleng celebration lang. Pati parents ko, kinuntsaba din niya pala. Matapos ang celebration, may binigay siyang regalo sa akin.
isang pirasong angklit na gawa sa precious stone. Ito'y pinagawa daw niya at may nakaukit dito na Forevermore Love. Isinuot niya ito sa kaliwang bahagi ng aking paa, na ang ibig sabihin daw ay para engage na daw ako, para wala na daw lalapit at manigaw sa akin, at para malayo daw ako sa mga masamang espiritu at sa sakit. Love, may gift ako sa iyo. Love, ano to? Gift mo? Wala akong gift sa'yo, love. Sapat na sa akin, love, ang love mo. Love you too, love. Wait ha, isusuot ko sa'yo sa left ankle mo ha. Ayan na. Bagay na bagay sa'yo, love. So for nice, love. So for nice siya. Charon! Siyempre, meron din ako. Pinasadya ko talaga to, love. Pinaukit ko talaga to. Forevermore love? Oh, you're so sweet, love. Wait, ako magsusuot sa'yo ah, okay? Ayan. Suot na sa'yo. Bagay na bagay sa'yo, love. Tingin tayo. So sweet talaga ng boyfriend ko. Oh love, ang swerte ko talaga sa'yo. Bukod sa mabait na, sobrang sweet pa. Salamat sa surprise birthday, love. I love you. I love you more, love. Di ko lubos maisip na ganun ka-sweet at romantic ang aking boyfriend. Masaya kami sa naging relasyon namin at Inday. Buong akala ko, sa pag-ibig laging masaya. Hanggang sa may unang malaking pagsubok ang dumating. May isang babae ang pumunta sa bahay nila at para ipaalam na nagkaanak siya. At si Joseph ang tinuturong ama nito. Sobra akong nasaktan sa sandaling yun. Gumuho ang mundo ko. Magmula noon, pinaglayo kami ng aming mga magulang. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan ko na umalis daw si Joseph sa kanila. Labis ang pag-alala ko sa mga panahong yun. Tinawagan niya ako at para makapag-usap daw kami ng personal at para malaman ko daw ang totoong pangyayari. Nakipagkita ako kay Joseph at Inday. Nag-usap kami. Ang sabi niya sa akin, naging GF niya yung babae noon. Ang ikinagalit lang niya, kung nabuntis niya ang babae, bakit ngayon lang ito nagpakita? Kung saan 1 years old na ang bata. Kung bakit di ito pinaalam noong time na nagdadalang tao pa lang ito. Pinayuhan ko siya at Inday na kailangang harapin niya ito. Kausapin niya ng maayos ang babae at kung ano man ang mapag-usapan nila at kahit man lang para sa bata kung totoong sa kanya talaga yun. Nagahalo ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun at Inday. Di ko alam kung saan ako lulugar. Gabayan niyo po lahat ng aking mga desisyon. Nihihirapan po ako sa sitwasyon namin ni Joseph. Ituro niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin. Patuloy niyo po kaming patnubayan at proteksyonan na kahit anumang kapahamakan, kahit anumang pagsubok, Lord, nandyan po kayo. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Tinataas ko po ang lahat sa inyo. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa inyo lamang, Panginoon Jesus. Amen. In the name of the Father.
Father, Son, Holy Spirit. Amen. Tapos na pala yung second mass. Dito na muna ako sa gilid ng chapel. Yung babaeng papunta dito sa chapel, mama ni Joseph yan. Papunta ata siya dito sa kinaruroonan ko. Mara! Nakita kitang pumasok kanina sa chapel. Hintay talaga kitang matapos na lumabas galing sa chapel. Gusto kitang kausapin tungkol kay Joseph. Po? Layuan mo na si Joseph, ma. Alam mo na siguro ang bali kung tungkol sa bata. Kahit sa bata man lang. Hayaan mo na yung anak ko. Huwag ka na magpakita sa kanya. Ginawa ko na po yun. Kahit mahirap. Kasi alam kong yun po ang tama. At mabuti kung ganun. Ipig mo. Pinagbawalan ako ng magulang niya na layuan ko daw si Joseph para daw makapag-focus si Joseph doon sa mag-ina. Ginawa ko yun, Ate Inday, ang layuan si Joseph dahil yun ang alam kong tama. Kahit sobrang sakit, lumipas ang mga buwan at taon. Nag-graduate na din ako sa college ng mga time na yun. Masaya ako dahil sa wakas, graduate na ako sa kabila ng panghuhusga ng ibang tao na baka hindi daw ako makapag-graduate kasi maaga daw akong nag-boyfriend. Hinusgahan ako ng karamihan. Hinusgahan nila yung pagkatao ko. Especially yung mga tao malapit sa village namin kung saan kami nakatira. Hinayaan ko lang sila at tuloy lang ang buhay. Sa kabilang banda, nangungulit pa rin sa akin si Joseph at Inday. Pinagbigyan ko siya ng isa pang pagkakataon at sinekretong namin ito. At this time, naging mas mahirap ang sitwasyon namin kasi long distance relationship kami. Year 2006 to 2008, nang ibang bansa ako at Inday. First time ko malayo sa pamilya ko, kaya sobrang nahirapan ako. Malaking tulong na rin ang nandun si Joseph, dahil araw-araw may message ako. Naging LDR kami at Inday. Lumipas ang mga buwan at taon. Malapit na akong uuwi, isang buwan na lang. Sobrang saya ko noon. Handa na ang lahat para sa pag-uwi ko. At sinundo ako ni Joseph sa airport. There are times when I just want to look at your face. Ah, tumutunog yung cellphone ko. Dali, kukunin ko muna. Asan na kaya si Joseph? Teka lang, yung phone ko tumutunog. Hello love. Nandito ako sa labas. Nasaan ka na? Love. Nandito ako. Nakikita kita. Tingin ka sa kanan. Love. I miss you so much, love. I miss you. There are times. I'm sure napagod to, love. Kakain naman tayo. Tapos magpa-book din ako ng hotel para makapag-check-in tayo. Okay, love. I missed you so much. Dito ko nga. Ang bigat. Tumaba ka ata. Siguro na nagpapataba sa'yo doon na. Naku love, dinaan ko na lang sa pagkain yung sobrang miss ko sa'yo. Pagkat
Talaga ba? Huwag lang, nakikiliti ako. I love you, love. I love you so much. I love you too, love. Sobrang saya namin noon, Ate Inday, sa muling pagkikita namin ni Joseph. Matagal din na sinikreto namin sa mga magulang namin ang naging totoong estado kung ano ba talaga ang relasyon namin ni Joseph. At ngayon, plano namin na bago kami lumagay sa tahimik, plano muna namin na magpatayo ng sarili naming bahay. Ngunit di pa daw sapat ang naipon niya para doon. Kaya pareho kaming nakapag-desisyon na mangibang bansa ulit. This time, dalawa na kami sa isang bansa. Subalit, magkaibang company na lang. Naunang nakaalis si Joseph at Inday. Sumunod ako. Naging maganda ang napasukan niyang company. Taliwas naman ito sa kumpanyang napasukan ko. Naging caregiver ako sa isang rehabilitation center sa mga batang may kapansanan na kung saan uhaw sa pagmamahal ng sariling mga magulang. Kahit maliit ang sahod, nanatili ako doon sapagkat napamahal na ako sa mga batang nakatira doon sa rehabilitation center. Ang naging trabaho ko doon ay tagaligo, pakain, bihis sa limang alaga ko. May mga kapansanan sila. 12 hours yung duty ko kada araw. Minsan din, night shift duty ako sa litan. Naging smooth yung relasyon namin ni Joseph through tawag lang ang naging komunikasyon namin. Sa loob ng 3 years, tanging tawag lamang ang naging daan namin para maibsan yung lungkot. Nasa bansang Saudi pala kami, kaya mahirap para sa amin na makasama ang isa't isa dahil ipinagbabawal doon na makipagkita o makipag-usap sa lalaki. Kaya nasanay na rin kami na LDR ulit. Natapos na pareho ang kontrata namin, ngunit nakiusap ako kay Joseph na ma-extend pa ng isa pang taon para makaipon. Ayaw sana niyang pumayag, subalit wala siyang nagawa kasi nagpumilit ako para makaipon pa. Lumipas ang maraming buwan bago ako umuwi noon, may nabalitaan akong di maganda kay Joseph. At may nabasa rin ako sa Facebook, naging palaisipan ko. Yun. Gusto ko sanang baliwalain lang yun. Subalit, di ko matiis, di ako makatiis at mapalagay. Ni-message ko si Joseph about sa nakita ko. Sabi niya, di daw totoo yun. Nirelax ko muna ang isip ko. Ilang araw na lang, makauuwi na ako na sa amin. Imbis na masaya ako na magkita na kami ni Joseph, subalit napalitan lahat yun ng pagdududa at alinlangan. Pating na ang araw ng pag-uwi ko sa amin. Nasa isip ko pa rin ang mga nabalitaan ko tungkol kay Joseph. Pumunta siya sa bahay at Inday. Naging malamig yung pakikitungo ko sa kanya. Alam niyang nagtatampo ako sa kanya. Inintindi niya ako. Nag-usap kami pero di ko inopen yung about nung nabalitaan ko. Masaya siya na nakauwi ako. Katunayan na nakaplano na magpakasal kami. May nabili na rin siyang singsing galing Saudi at mga alagang baboy sana para sa pagpapakasal namin. Kinabukasan, masaya siyang hinihatid ako papunta sa kanila. Gusto ko sanang sorpresahin ang kanyang nanay. May mga dala akong pasalubong para doon sa kanila. Maya-maya
Nagpahatid na ako sa bahay namin. At iinday sa mga sandaling yun, inisip ko kung okay pa ba kami. Parang di na ako sigurado sa nararamdaman ko. Sobrang tagal na namin, Ate Inday. Mag 12 years na kami noon. Ate Inday, gusto kong makapag-isip. Umalis ako sa bahay namin. Pumunta ako sa Cebu at doon nagbakasyon. At para makapag-isip. Doon muna ako nagstay sa naging kaibigan ko din sa Saudi. Nag-iwan ako ng letter para kay Joseph. Iniwan ko yun sa kwarto ko. Alam kong mababasa niya yun agad-agad. Nasa airport na ako noon nang tumunog ang aking cellphone. Ang dami kong missed calls. Alam kong si Joseph yun. Pero hindi ko na tinignan yung cellphone ko. Hinayaan ko na siya. Hinayaan ko na lang. Di ko na inisip kung anong magiging reaksyon at mararamdaman niya sa panahon yun. Marami akong natanggap na messages na galing kay Joseph. Inisip niya na sumama ako sa ibang lalaki, which is hindi totoo. Malaking kasinungalingan. Ate Inday, gusto ko sanang masiguro kung ano pa yung nararamdaman ko para sa kanya sa panahon yun. Maraming beses na akong naka-receive ng wrong send from Joseph mula nung LDR kami noon. Subalit, di ko na lang inintindi ang mga yun. Ayaw kong palakihin ang mga bagay-bagay, lalo pat LDR kami. At nitong huli kasi, may nakita akong babae sa FB na may sweet messages kay Joseph. Inisip ko na GF niya yun. Ang mali ko, di ko siya hinayaan na ma-explain or tanungin man lang kung sino yun. Sinasarili ko na lang lahat-lahat, Ate Inday. Basta-basta na lang akong nagdesisyon ng mga time na yun. Ang dalawang buwan mula nang umalis ako. Nakapagdesisyon akong umuwi muna sa amin. Naisip ko na puntahan siya sa kanila. Subalit, nagdadalawang isip ako ng mga oras na yun habang nasa simbahan ako noon. Parang may humihila sa akin na puntahan ko talaga siya. Sabi ng puso ko na puntahan mo. Sabi naman ang isip ko, wag na. Buwan ng Abril yun, Ate Inday, 2013. Piyesta sa amin. Nakarating sa akin ang balita na halos mabaliw daw si Joseph nang umalis ako. Di na daw kumakain, mabuti na lang daw at may mga kaibigan na nandyan nakaalalay. At parati daw itong lasing at nagdesisyon ako na puntahan siya bago man lang ako bumalik sa Cebu. Subalit di ko na rin itinuloy sapagkat nabalitaan ko na nakabuntis daw ito ulit. At ang babae na sa kanila na daw nakatira. Di ko na kinonform ang lahat, Ate Inday. Sabi ko sa sarili ko, sadyang ganun talaga siguro. Di, siguro talaga kami tinadhana. Lumipas sa ang 6 na buwan simula nang lumayo ako. Never na kami nagkita ni Joseph at Inday. Isang araw, habang nasa labas ako ng boarding house, may napansin akong computer shop at naisipan kong pumunta at mag-online muna. Sinungaling mong puso, paano ba't at... Tamang-tama may computer shop pala dito malapit sa boarding house ko. Maka-online na. Si Insan may message pala. Basahin ko. Mara, i-try mong mag-apply pa Hong Kong. Medyo okay naman ang sahod dito. I-message mo ako pag gusto mo.
para mahanapan kita ng employer. Ah, replyan ko na siya. Okay din naman sa Hong Kong Insan, kaso nakapag-apply na ako papuntang Taiwan. Insan, salamat, pero antayin ko muna ang result ng application ko papuntang Taiwan. Ayan, replyan ko na si Insan. Hi, nababagot na ako. Tagal naman dito sa Maynila. Maka-open ang FB ko. Ang bagal ng net. Ayan, na-open ko na. Joseph Esquera? Oh my God. Ano to? Nanginginig yung kamay ko. Parang ayoko makita yung mga pictures. Pero hindi. Kailangan kong tingnan. Congratulations, Joseph is Gera, best wishes. Oh Lord, totoo nga ba to? Talaga bang si Joseph to? Titingnan ko nga yung babae kung sino. Si Jenny. Si Jenny yung kaklase ko nung high school. Totoo nga ba to, Lord? Di ako makapaniwala. Hindi! Yes, Ate Inday, ikinasal nga si Joseph. Kilala ko yung babae dahil naging kabotch mate ko ito nung high school at naging kaklase ko. Di ko alam ang buong kwento kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Kung iisipin, sana, kung naging matyaga lang at matatag lang si Joseph, siguro, hindi ito nangyari sa amin. At kung naging open lang ako sa mga hinanakit ko sa kanila. Di pa kasi ako ready, Ate Inday, na magpakasal kami that time. Feeling ko, marami pa akong mga bagay na di nagawa. Mga pangarap ko. Natakot ako na baka maghirap kami. Ang sitwasyon na rin ang nagsabi na di talaga kami para sa isa't isa. Sa una pa lang sana, di ko na siya binigyan ng isa pang pagkakataon. Kung anong naging meron kami noon. Aminin ko, may kasalanan din ako dahil iniwan ko siya na walang maayos na paalam. Pero iniwan ko siya para sana makapag-isip siya. At di sana, sa halip na, maglasing siya sa pag-alis ko. Nagsikap sana siya kung paano ako makabalik. Di nagtugma ang aming mga isip nung mga sandaling yun, Ate Inday. Nung nalaman ko na nagpakasal siya, tinuldukan ko na ang lahat-lahat. Kung inakala niya na paghihiganti ang pagpapakasal niya, isang malaking pagkakamali. Di naman puwerte na buntisan ka, magpakasal ka na. Di basihan ang kasal para masabi mo na mahal mo. Maraming di kinasal, totoong nagmamahalan. Para sa'yo, Joseph, sana pinakasalan mo siya dahil mahal mo, di lang dahil magkakaanak na kayo. Kung sa tingin mo, kung feeling mo nakaganti ka sa akin dahil nagpakasal ka, it's a big no. Dahil kinulong mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na habang buhay mong dalhin. Maraming sign akong humiling kay Lord at Inday. Maraming pagkakataon noon, pero di kami pinagtagpo ulit nang bumalik ako. Madali siyang sumuko. Nukuan niya ang mahigit 12 taon naming relasyon. Subalit, nagpapasalamat ako kasi sa loob ng taon na yan, nanatili akong berhen. Naniniwala ako na sa kabila ng lahat-lahat, nirespeto at totoong minahal ako ni Joseph. Subalit, nagkamali din siya.
Tao lang kami at nagkakamali din. Naging 4 na taon kami nung time na nag-aaral pa lang kami at 7 taon na LDR. Sa haba ng panahon, susubukit talaga ang relasyon niyo. At hanggang sa kasalukuyan at iinday na natili akong single. Nasa 38 taong gulang na ako ngayon. Matagal na akong naka-move on at nandito pa rin ako sa ibang bansa. May VF ako ngayon. Parehas kaming naging minsan ding nasaktan at dahil sa pag-ibig, kasalukuyang nasa bansang Taiwan kami pareho. Ang pag-ibig parang sugal. Pagmamahal mo, susugalan mo. Walang kasiguraduhan kung mananalo ka sa huli. Ang mahalaga, sinubukan mong sumugal kahit alam mong matatalo ka na. Saka mo susukuan kung alam mong may mga taong pwede nang masaktan kung sakaling ipaglaban mo pa ito. At higit sa lahat, susuko ka kung alam mong Diyos na ang magiging kalaban mo. Magandang araw sa inyong lahat. Yan ang kwento ng buhay pag-ibig ng AKA Mara from North Cotabato. Na may pamagat na, minsan ika'y naging akin. When I just want to love.